Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon. Hindi pa rin natatagpuan, mahigit na 4 na buwan na ang nakakalipas. Nay? Magandang umaga po, sir. Ang lagi ko lang naman ulong hiling ay yung magkaroon ng linaw, ang pagkawala ho ng aming anak. Dahil 4 na buwan na ho, ngayon hong susunod na buwan, halos 5 buwan nang wala ho kaming alam. Wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya. Kahit ho medyo nakikita at nalabas yung mga balita na ganito ang nangyari sa kanya. Pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasaan lugar siya, kung saan siya dinala, kung ano ho ba talaga ang nangyari sa kanya. Wala ho talaga kaming alam. Yun lang ho, sir, ang lagi namin hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. We, as regards Police Major Alan De Castro, sir, he sent us a letter indicating that his wife is 8 months pregnant and is in pain. That's why he cannot attend this hearing, sir. Si Major Alan De Castro, sir. Ano pala? Yung wife daw niya, sir, he will take care of his wife daw, sir. Excuse po, sir. Hindi naman siya nanganak eh. Hindi naman siya manganak. Bakit hindi siya pwede po? Through his lawyer, sir. Letter to him. Eh, sabihin mo lang siya. Anyway, sigurado ako, Senator Tolpo will move for the issuance of subpoena. Kaya, ano pala no? Major? Major, Police Major Alan De Castro, sir. Major Alan De Castro. Yes, sir. Sige, if you are listening right now, Major De Castro, alam ko nagmumonitor ka. You should come here. Hindi yan rason na buntis yung asawa mo. Ako noon, 3 anak ko pinanganak. Nawala ako sa tagiliran ng asawa ko. Nandun ako sa bundok, nag-operate laban sa NPA. 3 anak ko pinanganak na hindi ako talaga nakasama sa asawa ko sa pagpanganak. Yun pa, buntis pa. Hindi pa naman nanganak eh. Yes, sir. Very flimsy alibi. Sir, and lastly, we just received this moment, sir. It was hand over to me. That Mr. Jeffrey Magpantay, sir, ang sabi niya rito, sir, hindi daw maganda yung pakiramdam niya. Tapos yung kanyang... Sige, whatever alibi, they want to... Yes, sir. Hintayin nila yung subpoena. Yes, sir. And later, pag-isnabin pa rin yung subpoena, hintayin nila yung warrant of arrest. So, magiging dalawa yung warrant nila. Warrant nila doon sa krimen na ginawa nila at warrant coming from Senado. Yes, sir. Yes, sir. You inform them accordingly, ha? Yes, sir. We will be informing them, sir, as per your instruction, sir. Sige. Thank you, sir. Thank you. Salamat, Kumsek. Gusto ko lang malaman ng lahat na yung si Jeffrey Magpantay ay nagpadala ng sulat dito at sabi niya, hindi daw siya makarating dahil wala daw sa kondisyon yung kanyang abogado, may diramdam daw, at nawala daw yung vaccine card niya. Pero next meeting daw, dadalo daw siya. So, next meeting, dadalo talaga ito dahil issuehan natin sa pina eh. Ibig sabihin, Mr. Chair, masama ang pakiramdam kanyang abogado. Hindi siya may masamang pakiramdam. Hindi siya. Yung abogado niya may masamang pakiramdam. Kaya, hindi daw makasama sa kanya dito. Takot siya pumunta na wala kasama abogado. But next hearing, pupunta daw siya. Imbestigasyon sa pagkawala ng beauty queen contestant na si Catherine Camilon. Sinimulan na sa Senado ngayong araw ng Martes, February 27, 2024. Sinimulan na ang imbestigasyon tungkol sa pagkawala ng public school teacher at beauty queen contestant na si Catherine Camilon. Ito ay pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa, ang chairman ng public hearing of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Matatanda ang binigyan din ni Senator Idol Rafi Tulfo ang importansya sa pag-iimbestiga dito. Ito ay dahil sa patuloy umanong pagkakasangkot ng mga police officers sa mga karumaldumal na krimen. Ito ay patungkol sa inquiry on the disappearance of beauty queen Catherine Camilon na inihain ni Senator Idol Rafi Tulfo na Resolution Number 913 at inquiry on the alleged abuse and human rights violation of the Philippine National Police or PNP
na inihain ni Senator Rafi Tulfo sa Resolution Number 767. Ang Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs ay kasalukuyang iniimbestigahan ang dalawang kaso na kinasasangkutan ng Philippine National Police or PNP. Ang unang kaso, Address and Proposed Senate Resolution Number 913 at inihain ni Senator Idol Rafi Tulfo ay patungkol sa isang public school teacher at beauty queen na ang pagkawala ay konektado umano sa isang pulis at sa kanyang bodyguard. Ang pangalawang kaso na binalangka sa Senate Resolution Number 767 at inihain din ni Senator Idol Rafi Tulfo ay patungkol sa mga insidenteng kinasangkutan ni Rodilio Vicente na ikinulong ng mga pulis ng walang waran at John Francis Umpad na umano'y napagkamalan at pinatay ng isang pulis. I would like to acknowledge the arrival of Senator Rafi Tulfo. Thank you. Thank you, Mr. Your Chair. Honor. You want to deliver your opening statement? Before Colonel Jack Malinaw would present the first case. Yes. You have the floor, Your Honor. Go ahead. Thank you very much, Senator Bato de la Rosa, Mr. Chair, and to our guests and resource persons, thank you for taking time to join us today in today's hearing. I found the resolution that we're going to take up today because I value the importance of our police force. At alam niyo po, na napaka-importante po sa ating mga taong bayan, lalo na sa ating mga maliliit na kababayan ng ating kapulisan. Para po sa mga mahihirap, walang kapangyarihan at walang impluensya, inaasahan po nila na kapag may panganib, may banta sa kanilang seguridad, o kung may krimen, makakatakbo sila sa ating kapulisan. At marami po tayong mga mararangal na miyembro ng PNP na siya namang nasa isip lang ay ang magsilbi sa publiko. Unfortunately, there are still quite a number who ruined this reputation of the PNP. And nakakaawa ang mga matitinong pulis dahil nahalo po sila sa mga scalawags na ito. Itong mga pulis po na ito ang laman ng balita. Sila po ang sumisikat sa kalokohan. These bad cops ruined the name of the PNP and lowered the morale of those who are doing good. Mr. Chair, since the start of 19 Congress, walang tigil na po tayo kakapakinig dito sa committee na ito upang hanapan ng solusyon ang mga lason na nakapasok sa PNP. These police officers who get involved in crimes, how is it possible na nakakalusot sila? These police officers are corrupt, who commit human rights violations, who abuse the authority. There must be something we can do with the application of hiring process of the PNP. Then after that, what training do they go through before they serve as police officers? What continuous training do they get so that they are up to date with our laws? The retention process of review of those already serving in the PNP. Who checks if they are still able to do their work? Who monitors the records and the disciplinary procedure? We should be strict with them instead of giving special treatment when they are involved in irregularities. Kasi po, it seems that they are very comfortable in not following the protocols, rules, and laws. Bakit pa po tayo gawa ng mga batas, ng mga rules dyan sa PNP kung sasabihin lang sa atin parati na syempre mayroon kasi implement? Kasi sa operations na yan, we have to make a more professional PNP. Those police officers who are doing good deserve to work with other decent police officers. Let us cleanse the force and let us cleanse the system. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Salamat. So, let's proceed with the presentation of Colonel Malinaw pertaining to the first case, Catherine Camilon case. You have the floor. May I proceed, Mr. Chair? Yeah, go ahead. You have the floor. Thank you to the chairman of this committee, Senator Ronald De La Rosa, to the members, Senator Francis Tolentino, sir, Senator Rafi Tulfo, ladies and gentlemen, good morning. I'm Police Colonel Jacinto Malinaw, the Regional Chief of the CIDG 4A, and we are tasked in coordination with the proper A in the conduct of the investigation, the case of missing person, Catherine Camilon. Next, please. Allow me to take you back, sir, to the date, time, and place of occurrence. The incident happened, or he was based on statement
are given to us, Catherine last left the house at around 6 p.m. of October 12, 2023, in Barangay Rilio Tui, Batangas, on board her driven metallic gray Nissan Juke with plate number NEI 2990. Next slide. As to the profile of the missing person, Catherine Manguera Camilon, shown are the personal details of the victim, one of which he was crowned as the grand winner of Binibining Batangas Quarantine in Batangas City in 2020. And at the same time, she was also a freelance writer at Balisong Channel, an online broadcast based in Batangas Province. As to the profile of the suspects, Police Major Alan De Castro, who is already dismissed from the service, also a resident of Barangay Tuyon-Tuyon in Tui, Batangas, isang locality lang po sila, and he is a former deputy of the Provincial Drug Enforcement Unit of Batangas Police Provincial Office. Next. Another suspect. Sorry, Drug Enforcement Unit. The Drug Enforcement Thank Unit. Thank you. Visit po, sorry. Yes, sir. Okay. The second suspect is Mr. Jeffrey Magpantay, alias Jeffboy. He is the known driver, personal driver of Alan Magpantay. Civilian. Yes, sir. Civilian, sir. Next slide. Okay. As to the witnesses, we have invited several witnesses. Firstly, the family members of the family of the Camilon, Mrs. Rosario Camilon, Ching-Ching Camilon, his friend, also a former beauty pageant contestant, Miss Vanessa Baracchio, and several witnesses. For our action statement, may dalawang sinabi na may dalawang apat sila lahat kasi dapat ang suspect, di ba? May dalawang unidentified? Tatlo, sir. At tatlo pa? Tatlo, sir. Tatlo sila, sir. Alan De Castro, Major Jeffrey Magpantay, and one unidentified... One unidentified? Yes, sir. Hindi nyo unidentified? Hindi pa, sir. Hindi pa, sir. Hindi pa? Yes, sir. Hindi nyo. Sir, for our actions taken, next slide. On October 27, sir, 2023, the case was turned over to CIDG 4A based on the resolution from the Pro 4A Regional Committee on Missing and Found Person. So it was signed by the members of the committee to pave way for the conduct of an independent investigation, since at that time, the primary person of interest is a member of Pro 4A in the person of Police Major Alan De Castro. Shown is this resolution of said turnover, sir, to CIDG 4A. Next slide. On October 28, sir, dandaan mo lang muna. On October 28, back. On October 28, sir, we immediately created a special investigation and tracker teams, since we are tasked to lead the investigation based on the resolution by the RCMFP Pro 4A Camilon. On October 28, sir, we immediately coordinated with the family of Camilon, especially from Mrs. Rosario and the sister of the victim, taking of their statements. Please click the October 28. So, those are the established facts, sir, of the statement given to us by the Mrs. Camilon and Miss Ching Camilon. It was established that on October 12, Catherine asked permission from her mother that she will go or report to Balisong Channel in Batangas City. Catherine allegedly left the residence driving the SUV, Nissan Juke, with plate number NEI 2990. At around 7:26 of October 12, of same date, Rosario received a text coming from Catherine
informing that she was at Centro Mall in Lemery, Batangas. At around 8:30, again, the mother, Ms. Rosario, received a phone call coming from the victim that she was at the Patron gas station in Bawan, Batangas. On October 13, based on their statements, they did not receive any call or text coming from the victim. Ito na po yung nag-alala yung family sa na nawala na si Catherine. Next. On October 29, we started our backtracking with the assistance of the Regional Anti-Cybercrime Unit 4A. Please click the October 29. So based on the initial CCTV footages extracted by the Batangas PPO, sir, minarapat namin balikan mismo yung lugar at para ma-extract properly yung CCTV footages coming from the different sources, especially those CCTV placed along the road na dinaanan po ng ating biktima. Back. Okay, on October 31, we also posted, nanawagan po kami through social media and that of Popor Acer, posting of missing person. We encourage the citizens of Calabarzon to help us for any information that may Mr. Chair, aid us. Excuse me. Yeah, go ahead. Gaano pa ako kahaba itong presentation nyo kasi gigil na ako magtanong eh. Would that take another 10, 15 minutes? Maybe less, sir. Bilisan ko na lang, sir. Yes, sir. So on, I'll just touch the... Diretso ko na lang, Jack, sa kwan. Mr. Chang, ito na po. Yes. Alam ko naman yung ginawa nyo at alam ko rin yung hindi nyo ginawa. Yes, sir. Okay. Number one question. Drug enforcement unit yung naka-assigned. Siguro ito sa NAPOLCOM, sa hiring process, sa hierarchy ng PNP. So, yung mga naka-assigned sa anti-drugs unit, wala ba kayong ginagawang regular na drug test sa mga operatiba ninyo, lifestyle check, to make sure na sila ay hindi napasok doon sa binabantayan nila o doon sa kanilang trabaho, hindi na sila mismo ang gumagawa ng kalokohan? Tulad nitong si Major De Castro. So, nag-una... Kayo ho ba may ginawang regular drug test dito sa taon to? Sir? You know, Your Honor, based on the records of PRO 4A, we are almost 100% complete dun sa drug testing activity na ginagawa na. Okay, when was the last time you did a drug test to this guy, Major De Castro? On record. If you will allow me, Your Honor, I will submit the record regarding the drug testing of... Prior to the commission of the crime, when was the last time na he undergo a drug test? Not only Major De Castro, but all the members of his unit. May I request the Chief of the Crime Lab of 4A to please answer the question? Sila po, sir, ang nagkakandak po sa ng drug test. Sige, yes. Po. Yes. Good morning, sir. Sir, direct to the point. Sir, the last drug test for Police Major De Castro was January 11 of 2023 from Batangas. January 11, 2023? Yes, sir. And prior to that? That was for the year 2023, sir. So you do this annually? Yes, sir. As opposed to dapat quarterly? The 25% po, sir, ng buong strength po dapat ma... Ma-drug test po sila. Kasi Mr. Chair, why I asked that question? Maraming beses na sa aking programa, even the times ng T3, Wanted sa Radyo, na kung saan yung mga police mismo, meron akong mga video, nag-hit-hit ng shabu. Nababalitaan natin yan. Karamihan yung sa mga drug enforcement. In fact, as high as Colonel, huling-huli sa video, nagsashabu. So dapat, meron tayong hindi lang yearly, dapat quarterly and properly supervised. Baka naman yung ihi na binibigay niya, baka tinitimbrahan, oy, bukas magda-drug test ka na to run. Hindi magda-drugs yung tao kasi alam na, he knows better. Hindi siya magda-drugs. Dapat random. At dapat hindi taga-unit ninyo ang gagawa. Dapat from outside.
independent and then binabantay niya pag-ihi niya. Nasusunod ba yung ganun procedure, Colonel? Yes, sir. For the information of everyone, meron pong procedures ang forensic group, yung crime laboratory dati, to conduct drug testing annually. So tama sir yung sabi ni RD, 100% po ang aming drug testing. As a matter of fact, sir, our regional director, Police Brigadier General Kenneth Lucas, also conducted... Okay, nandun na po ako, sir, annually. Ang suggestion ko, dapat yes, pag sa drug enforcement unit, quarterly and properly supervised. Can we ask the NAPOLCOM people who are present to make it mandatory at random? Wag po yung... Kasi alam ko naman eh, na sinasabihan sila, oy, magkakaroon ng drug test mamaya. Natural, si police mag-absent. Hindi siya magda-drugs. Two days siya mag-leave. After 2 days, clear na yung ihi niya. Or kuminsan, gagamitin niya yung ihi ng kanyang kasamahan. Urine, di ba? Urine lang yan. Yung paggamit ng ibang ihi, malabo, mangyari yan ngayon. Dahil yung meron talaga nagbantay yan doon sa CR. Okay. Abang umiihi sila, okay. Di binabantayan talaga yung... And may I suggest, Mr. Chair, kasi yung sa shabu, huwag ka lang gumamit ng ilang araw, burado na yung, clean na yung ihi mo. Why don't we use hair follicle test? Can we do that? Kasi pag hair follicle, alam ko, Mr. Chair, buwan eh, months, matitration. Ano bang pinaka-technology na alam nyo sa crime lab na mas mabigat ba kaysa mas accurate kaysa Sir, currently, we are doing the drug testing using the urine because of the mass number of personnel that to be conducted. But we will further look for that. So what's available sa crime lab? Aside sa IE, anong available test ninyo for drug test? Oh. For a while, sir. May I talk with the chemist. Maghahari-hari nyo sa crime lab dyan. Sir, yes. Hindi nyo nalig yung hair follicle test? Ignorante po kayo doon sa technology na yan? Hair sir. Follicle test? Sir, have you heard of it, sir? May I ask my chemist? Oh, come here? On. Forensic po kayo, sir. Hindi nyo alam. Have you heard of hair follicle test? Yes, sir. We have, sir. Okay. Kaya nga, kung narinig nyo yan, wala ba kayong ganong technology sa PNP na hair follicle ang ititest nyo, especially sa mga operatibo natin na nag-handle ng mga sensitive positions tulad nitong drug enforcement unit? Sinong taga hire sa'yo sa crime lab na may alam about hair follicle test? Available ba yan na technology sa crime lab natin? No sir, actually. No? But... no. Pero you are aware of that particular technology? Yes, sir. I'm just looking for our chemist just to explain how the hair strands are used for drug testing, sir. Okay, sige, Mr. Chair. We have Police Major Rosales, our chemist. Saan, okay. Saan siya? Pakibilis. Meron kayong ganun technology po. Kung wala, it's about time siguro. The PNP should acquire that kind of technology. Sa ngayon, ang pagkakalam ko, Mr. Chef, pinapadala ata sa abroad kasi we don't have that technology yet. Ang pagkakalam ko po, pero why don't we acquire that kind of technology? Bigyan natin sa NBI, bigyan natin sa PNP, bigyan natin sa PDEA para makatulong sa ating mga taga-law enforcement, di ba? Sa proseso ng pag-identify ng mga gumagamit ng drugs. Kasi alam ko, hair follicle test, goes back up to 3 or even 6 months. Yeah, alam mo yan? I may present Major Police Major Rosales, our chemist of forensic group, sir. RFU4A. Good morning, Your Honor. I'm Police Major Joanne Rosales, forensic chemist presently assigned at Rizal Provincial Forensic Unit in Taytay, Rizal. At present, Your Honor, hindi pa po ginagawa sa PNP forensic group ang hair follicle examination, but our good director gusto po niya na masimulan na magawa ang examination ng drug test using hair follicles. In fact,
po, meron na pong pinoformulate na po yung procedure na pwede nating sundan para unti-unti pong masimulan na magkaroon ng hair follicle examination. Meron na kayong available technology dyan? Sa ngayon po, procedure po yung inaayos and yung sistema kung paano po siya gagawin. Pero eventually po, meron naman pong mga machine na pwedeng gamitin para po sa test na yun. So, Mr. Chair, we have the technology. Okay. Yes. Are you sure about that? Yes, sir. Very sure. Yes, sir. So, kung meron tayong ganun technology, thank you very much. Dapat pati NBM magkaroon. Pwede yan. So, that's one way na to determine kung yung ating operatiba ay matitino pa rin, especially mga naka-assign sa Drug Enforcement Unit. We should do this kung nandito yung chip PNP, nandito sa yung Napolcom, this should be a requirement. Dapat ito hindi annually, random, and then quarterly. Okay na tayo dyan. Number two, ito pong Mr. Chair, itong Mayor De Castro, para sa akin, sobrang pagka-guilty ng taong ito. Because nung makakuha ng DNA doon sa sakyan na na-recover sa victim, nung sasakyan na supposedly yun yung sinakay ng victim, may blood na sa DNA test, yun talaga ang blood ng victim doon sa loob ng sakyan. And then the PNP were trying to convince Mayor De Castro magpa-DNA test kasi meron tatlong hair strands ata doon, several hair strands. And tinurn down niya. Now, ni-request ko sa PNP noon, ayun ko, sino ba na-interview ko doon sa CIDG noon? CIDG was doing a good job, Mr. Chair. And the CIDG requested doon sa kamag-anak. Kasi siyempre, di mo pwedeng pilitin yung police, yung suspect. Yung kamag-anak, tumanggi rin. Kasi yung kamag-anak, pwedeng idudugtungin eh. DNA test, ayaw din. Now, dito yung pumapasok yung investigative technique, Mr. Chair, na kulang sa ating kapulisan. Kuminsan kasi common sense. Nandun na yung police, nasa custody ninyo. Tama? Sino ba may custody sa PNP, sa kay Medyo noon? Sino po may custody sa PNP noon at that time? Kanina po, di ba nasa custody yung ninyo si Medyo, nakakulong o sa headquarters? Kayo po? Within the campo po, Your Honor. Kaya nga. Opo. So, sino nga po mismo may custody doon kay Major while yung, he was inside the camp? Yung chief po ng RHS yun namin, ano Your po? Honor. Chief ng regional holding unit natin. Okay. Now, when you were asking Major De Castro to provide a DNA of his hair or hair strand, and he said no. Tama? And you stop right there. Tama nga naman, karapatan niyang tumanggi. Ba't ninyo po ginamit yung common sense ninyo? Nandun naman siya nakahiga kung saan siya nakahiga. Sana man isa inyo, nilinis yung kama o yung unan, kumuha ng hair stand doon, kinuha yung kanyang suklay, o pagtatapos niya maligo, tiningnan yung banyo, kumuha ng buhok niya. Sigurado ako, siyempre may nalalagas na buhok niya pag naliligo siya. O sigurado ako, pag natutulog siya, may, dyan sa unan niya, may mga buhok dyan. Doon lang kayo sana kumulekta. Ba't ninyo po ginawa? Kasi palagi niyo sinasabi sa akin, eh ayaw po, hindi natin maano, hindi natin pwedeng pilitin. Tama nga naman, karapatan niyo po yan na tumanggi. Tama nga naman, I agree with you. Pero gumawa kayo ng diskarte. Matagal niyo nang sinasabi sa publiko na we were able to secure evidences, pieces of evidence like hair follicles, hair strands sa kotse, and you're trying to match that hair strands. Sabi nyo. And then sabi nyo sa akin, nung interview ko sa radyo, ni-request nyo kay Major na mag-provide ng sample. Ayaw ni Major. So, nag-antay kayo ng ilang araw, baka magbagong isip. Am I right? While waiting for those 3, 4, 5 days, sana dumiskarte kayo. Yan sinasabi ko. Saan siya natutulog, saan siya nakahiga. Pagising sa umaga, pasimple, yung unan, kunan niya ng buhok. Yung suklay niya, ano bang suklay ginagamit niya? Simple niyo, kunan niya ng buhok doon. Sa banyo, pagkatapos niya ng ligo, kukunan niya ng buhok. Yun niyo po ginawa. Sir? If I may, Your Honor,
In fact, naisip na po namin yan nung andun siya sa office ko. Meron siyang paso na pinag-inuman. Hmm. And yun sana yung gagamitin namin. However, when I consulted my legal officer, that evidence might not be admissible in court. Will not be admissible in court because I know that, Major General. I know that. I know that for a fact, of course. Pero at least it will give you a guide na para kung saan ipo-focus yung investigation niyo. Hindi na kayo mag-isip-isip na baka si Juan, si Pedro, si Mario ang suspect. At least pag ginawa niyo yun, tapos napatunayan na talagang siya pala ito, doon na kayo magpo-focus. Si Juan na talaga, wag na kayo maghanap ng ibang suspect kasi ito si Juan based dito sa nakalap natin na ebidensya sa DNA. Di ba? And second, yung kape na ininuman niya, anong ebidensya po nakuha niyo sa sasakyan, di ba, hair strand? Oh, hair strand, coffee. Meron pong saliva dun sa baso po sir na pinag-inuman niya. So, pero sir, di ba may nakuha kayong hair strands doon? Sinabi niyo sa akin, di ba? Ilang pieces ho na hair strands? 3, 4? O, di ba? So, dapat, kung saan siya natutulog, doon sa kama niya, pagising niya, imposible walang hair strand doon, di ba? Anyway, gusto ni Sir Dr. po, hair strand. Pero, pag DNA kasi, absolute yan eh. Oh. Kung DNA na makukuha sa hair strand at saka DNA na makukuha dito sa baso, magkaiba. Pareho lang yan. Kasi isa lang ang DNA ng tao eh. Kung anong DNA na makukuha doon sa buhok at DNA na makukuha dito sa iniinuman niya, mag-match yan. Pareho lang yan. No problema yan. Yeah, I understand with you. Pero yung, ang question nila, ang issue dyan is yung admissibility in court. Dahil yun nga, yung poisonous tree ang lalabas dyan, di ba? Yung poisonous tree doctrine na anything evidence na makukuha mo without the consent of the tao is magiging poisonous yan. Yung fruit of the poisonous tree. Yeah, fruit of the poisonous tree. Oh. Pero yan nga, I agree with you, Mr. Chair, na hindi natin pwedeng gamitin nyo sa korte. I know that. Pero at least, mafo-focus nyo yung inyong investigation. Pero, pag napatunayan base sa inyong pag-secure na walang court order, halimbawa, at napatunayan yung ebidensya na ito nga pala talaga ang suspect natin, pero, then doon na kayo magpo-focus. Huwag na kayo mag-focus sa iba pa. Tama yun. Pero Your Honor, Sir Tulpo, yung mga police nito, sigurado ako, without the yung DNA, alam na nila yung focus nila kung saan sila nakapokus eh. Nakapokus na talaga sila doon sa mga primary suspects. Kahit na wala pang DNA results, alam na nila yan kung mga kwan nito, mga investigador nito na... Chairman. But yeah, go ahead, Senator Tulpino. Indulgence of Senator Tulpo and the Honorable Chair, just a point of order. Why don't we allow Colonel Malinaw to complete the narrative? Yung last 2 minutes na fast forward mo, nasaan ngayon si Catherine Camilon? Nasaan si Major De Castro? Pangatlo, ano ng status ng kaso? Tapusin mo lang yan para for purposes of the records of this committee. Yung tatlo lang yan. Yes, sir. Bilisan na yan. Huwag mo nang step by step lahat yes, ng kanina. I'll just go directly to... Please provide the committee a copy of your presentation to complete the loop. Yes, sir. We'll comply, sir. Please proceed. We'll go directly to the date of the filing of the case, sir. Ano si Catherine ngayon? Huwag mo nang yung timeline. Huwag na yan. Yes, sir. The November 3 testimony of the two witnesses, sir, that was the last time the body of Catherine was seen being transferred from a Nissan Juke into a red CRV. So, hindi na siya nakikita pa hanggang? Yes, sir. That was from the testimony of the two witnesses. Okay. Nasaan na si Major De Castro? Major De Castro, sir, was dismissed last January 13, if dismissed I'm not mistaken. Dismissed from the service? Yes, sir. So, he's at large now, sir. Civilian na siya at large. Yes, anong sir. Status na ng kaso? The case, sir, is presently with the regional state prosecutor 4A based in San Pablo after we filed a motion for inhibition for the Batangas Provincial Prosecutor's Office to inhibit from handling the case, sir. It was approved, sir, by the Batangas Prosecutor's Office and transferred to the regional level of the DOJ RSP, sir. Bakit kayo nag-request na mag-inhibit yung prosecutor? Yes, sir. Based on our consultation with the family, and because the
counsel of Jeffrey Magpantay is a former prosecutor of Batangas Prosecutor's Office and a retired judge at parating nandun, sir, sa Prosecutor's Office. You. Yes, sir. Thank you, sir. So, missing, with the permission of Senator, your chairman, your honor, missing si Catherine. Yes, sir. At large si Major De Castro. Yes, sir. Pending ang kaso. Yes, sir. Okay, Mr. Chair, with the indulgence of Senator... Yes, right, Senator Lugo. I'm very familiar with this case, Mr. Chair, kasi lumapit sa akin yung relatives after the incident. Nung missing pa lang, tinutukan ko to. Now, i-continue ko po yung line of questioning ko. Nasa inyo yung custody nitong si Major as a primary suspect. Tama? Ang ginawa nyo, prenosis nyo yung kanyang dismissal proceedings. At nung ma-dismiss siya, natural, pakakawalan nyo siya. Ngayon, nagtatago na. Ang pinagtataka ko, mas inuna nyo na ma-dismiss siya kaysa naman magkalap pa kayo ng mga additional evidence while he was in custody of the PNP. Minadali nyo yung dismissal proceedings samantalang ang dami ko na pong kaso, Mr. Chair, na pinailan ng dismissal yung isang pulis na gumawa ng kalokohan, inabot ng taon. Taon. Na-promote pa. Hindi ma-dismiss-dismiss. Pero itong taga-drug enforcement unit na-dismiss in a matter of month or months. Ang bilis. Siyempre, nung ma-dismiss na, kaya nung tanong kanina si Senator Tolentino, at large, kung hindi yung sana pinailan mo ng dismissal proceeding, naka-hold sana siya ngayon sa PNP. Habang continuous yung inyong investigation at pagkalap ng ebidensya against him, bakit yung dinismiss agad? Bakit yun agad ang pinuntirin yung ma-dismiss para mapakawalan? Your Honor, if I may. Yeah, wait, wait. First of all, meron po tayong proseso, yung motu proprio investigation being conducted by RIAS, and meron pong timeline na sinusundan. So, nasunod namin yung timeline. Actually, sir, nadili pa nga ng konti yung pagka-dismiss niya. So, pasok po kami sa timeline. Hindi namin ito binilisan or nothing else. Wala naman po kaming balak na hindi sana i-dismiss, whatever. But we just follow the procedure. Kagaya ng sabi ko kanina, nadili okay, pero pa nga po yung pagka-dismiss namin sa kanya. Suspect pa lamang siya, di po ba? As such, meron pa siya mga karapatan, di ba? So, why dismiss a person na you don't have enough proof na siya nga talaga yung criminal, na siya talaga ay isang suspect? In fact, person of interest pa lamang siya. He's not even a suspect. Your Honor, if I may again. Sir, yung admin case po kasi niya did not emanate from the criminal case na na-file. Yung case na na-file sa kanya sa RIAS is yung extramarital affairs po niya. Inamin niya po ba na siya yung karelasyon niya itong beauty queen? Sir, nung kausap ko po siya, nag-usap po kami, tinanong ko po siya with regard to the criminal case. Nag-deny po siya. Pero kung nung tinanong ko po yung extramarital affair niya, hindi siya, sir, sumagot. So, immediately, sir, I ordered the Reyes 4A to conduct an investigation regarding dun sa extramarital affairs niya. So, true to it, sir, may mga ebidensyang nakuha yung Reyes natin. So, yun yung dahilan kung bakit natin siya dinismiss. I understand that, Mr. Chair. Pero kung ako po ang tatanungin sana, General, gagamit po ako ng tinatawag na diskarte. Mamaya ko na muna o isasantabi ko muna yung sinasabing extramarital affairs para si Bakinsya. Nang sa gayon, nasa custody niyo itong suspect at marami pa kayo makukuha ang ebidensya na pwede siya madin because he's just there in your custody. Di po ba? Kasi tuta, dininay niya eh, di ba? So instead of focusing on the extramarital affairs, why don't you just focus on him being a suspect of that crime? Yun po yung pinupunto ko rito. Now, kung siya po ay pinokus niyo, kung pinokus niyo po yung inyong investigation, him being a suspect, not him being immoral,
then mas malaki po sana ang pakinabang ng ating PNP. Ngayon, napabilis po yung extramarital affairs at siya po na-dismiss. At large siya ngayon. If you need something from him, he can no longer be contacted. Who knows, baka tumakbo na siya ng kung saan lugar, lumabas ng bansa. Yun po yung point ko. Diba? Yung extramarital affairs, later na lang yun. Pwede naman yun eh, it's just there. But this guy, he's already there. Hawak na natin sir eh. Diba? Wala siyang kawala. Kaso ang ginawa nyo, pinailan nyo ng dismissal, illicit extramarital affairs, kailangan siya pakawalan, diba? Kasi wala na sa PNP. And then off he goes. Tama anyway, po yan. Anyway, yeah, General Lucas, siguro, ako, sariling kong tsuri ito, si Major De Castro, whether or not, dinismiss nyo siya administratively. Kahit na hindi nyo siya dinismiss, kung ganun siya ka-guilty, mag-atlar sa lagyon, sisiba talaga yun. Sisiba talaga yun. Kasi, sabihin mo, kahit na hindi nyo dinismiss yun, wala naman tayong power sa PNP na ikulong siya dahil bawal yan. Wala, hindi pa na-approve yung batas natin ginawa ngayon na kapag ang isang pulis meron siyang misdemeanor na ginawa, may power na ngayon ang chief PNP, yung RD, yung provincial director, na ikulong siya. Ngayon, yung batas ngayon na ginagawa natin. Pero sa ngayon, kahit na sabihin mong na siya, under restrict, ang tawag niya, ang term natin dyan, restrictive custody, hindi pa rin siya nakakulong, sa loob lang siya ng barracks, sa loob ng perimeter camp, naglalakad-lakad. Paglalabas siya para bibili ng something, hindi natin siya pwede pigilan dahil hindi natin siya pwede restrict. Dahil yan naman talaga limitasyon natin, kaya nga tayo gumawa ng batas. So kahit na hindi nyo siya dinismiss, kahit active pa siya ngayon, kung alam niyang guilty siya, lalayas talaga yun. Sisibat at sibat yun. Walang hold ang PNP, hindi yes. Talaga niya makulong. Yes, but Mr. Chair, at least he's in restrictive custody and nandun pa rin yung bang siya ay member pa rin ng PNP, hawak pa rin siya ng PNP at anytime pwede siya patawag ng PNP at anytime pwede siyang imbestigahan o tanungin ng PNP to get more information from him, right? Kasi versus pag wala siya sa PNP, wala na kayong pakialam sa kanya. Kung siya po ay nasa custody pa rin ng PNP, restricted man o hindi, at least may karapatan kayong ipatawag siya, tanungin siya at anytime you want to gather more evidence. Tama po ba? Yes, Your Honor, if I may. Kung hindi ko po dinismiss si Major De Castro, I will be remiss of my job. I know that, General. Ang sinasabi ko lamang po, dininay niya eh, di ba? Sabi niya, wala akong affairs dyan. Okay, so wala kang illicit affair dyan sa victim. Continue investigation, him being a suspect or parallel investigation gawin nyo. Ang nangyari po kasi, General, ang kinakasama ko lang ng loob, ngayon, na-dismiss na siya. Since dismissed na siya sa serbisyo, sabi nyo kanina, ang tinanong kayo ni Senator Tolentino, nagtago na. Di ba, sir? Nagtago na siya. Alam nyo ba kung nasaan siya? Your Honor, hindi naman po nagtago. Actually, kausapan namin kagabi. O, sabi nyo, at large. 2 a.m. At large po sa... Okay, so he's not arrested. So alam niyo po na... So as far as this committee is concerned, hindi pa siya at large. Dahil nag-communicate yes. Pa siya eh. May letter pa siya eh. Your Honor, I humbly apologize for inability to go to your committee, Honorable Committee's invitation. Yes, signed, Police Major Alan De Castro. Meron pa siyang representing law office, Benitez Law, Ferdinand Benitez. So... kaya pa siya makontakt to si lawyer. Your Honor, actually kausapan namin siya kagabi. And, so, andyan pa pala? Andyan pa? He was about to join the proceeding. However, he was prevented by his lawyer. So, ang i-request sana namin to this honorable body is to issue a subpoena para mapilitang pumunta rito sa hearing, Your Honor. Hindi mo na kailangan i-request yan. Nasa isip niya ni Senator Tulpo. Tumatik yan ngayon before this hearing ends. Kasi ang pagkakalam, Mr. Chair. I will make the motion. Thank you. Akala ko kasi, Mr. Chair, nung sinabi niya at large, hindi na makita. Usually kasi ang pagkakaintindi ko, pag sinabing he's at large, the source is at large,
Nowhere can he be found. We don't know his whereabouts. So nandiyan pa pala. Okay, so kung nandiyan pa, they're very good. Okay? Now, ang tanong ko po, ano po yung ginagawa nyo ngayon sa PNP as far as investigation is concerned para madiin po siya? Kasi very clear na sa atin lahat dito ngayon na siya talaga ang suspect. Siya talaga ang primary suspect. At kasama itong kanyang driver. Sir, on the part of the CIDG server, still looking for witnesses. We have leads, no? As to possible whereabouts or saan dinala si Catherine, it's just very hard to substantiate into evidence form those information provided to us, because later on, sir, we'll be facing legal battle, and there should be somebody or any evidence for that matter to link De Castro, especially sir, yung info gap natin na as to the whereabout of the or the body of Miss Catherine Camilan. Anyway, hindi pa naman murder ang kinaso nyo, di ba? Serious illegal detention. Yes sir, kidnapping. So it does not require the body of the crime. Yes sir, yes sir. So i-establish lang ninyo yung serious illegal detention, okay na? Yes sir. Actually sir, in compliance to the department order DOJ DC-20, we have a collaboration with the prosecutors before the filing. And that was agreed between CIDG, Pro4A, and the DOJ, sir, for the initial filing of kidnapping and serious illegal detention under Article 267 of RPC. Mr. Chair, niyaya niyo ho ba yung driver niya na maging state witness? Did you offer that to the driver? Yes, sir. When he voluntarily surrendered with Balayan PNP, we immediately send our investigators, CIDG investigators, to the station. Upon advice of the counsel, where he only provided our investigator as to his personal circumstances, but on matters relating to the case, he refused to answer, Mr. Chair. I know, he refused to answer. Of course, karapatan niya po yun. Ang tanong ko po, inoffer niyo ba sa kanya na, sige, pag naging state witness ka, wala na kami sasampang kaso sa iyo, o mas magaan yung kaso mo, hindi ka magsaserve ng long term, bumaliktad ka na lang, sabi mo sa amin totoo, protektahan ka namin. Did you offer that? Yes sir. Ano, we offered him the benefit of the witness protection program provided, yes, by the government. What did he say? He declined. Okay. Mr. Chair, since nandito yung mga kamag-anak, may mga hinaing kasi sila, Mr. Chair. So, I would like to hear the side of the relatives, yung kanilang hinaing, nung from the start na nawawala yung kanilang relative up to the time nung eto na nga na nakita na yung sasakyan na may dugo at identified na sa kamag-anak ng blood. Sino pong gusto magsalita? Excuse me, Sir Dr. Before we give the floor to the parents, gusto ko lang malaman ng lahat na yung si Jeffrey Magpantay ay nagpadala ng sulat dito at sabi niya hindi daw siya makarating dahil wala daw sa kondisyon yung kanyang abogado, may dinaramdam daw at nawala daw yung vaccine card niya. Pero next meeting daw, dadalo daw siya. So, next meeting, dadalo talaga ito dahil issuehan natin na subpoena eh. Ibig sabihin, Mr. Chair, masama ang pakiramdam kanyang abogado. Hindi siya may masamang pakiramdam. Hindi siya. Yung abogado niya may masamang pakiramdam. Kaya hindi daw makasama sa kanya dito. Takot siya pumunta na wala kasama abogado. But next hearing, pupunta daw siya. So, yes, go ahead, Senator Turbo. Sino pong gustong magsalita? Si Ching Ching na sister or si Nanay Rosario? Nay? Magandang umaga po, sir. Ang lagi ko lang naman ulong hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Dahil 4 na buwan na ho, ngayon hong susunod na buwan, halos 5 buwan nang wala ho kaming alam. Wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya. Kahit ho medyo nakikita at nalabas yung mga balita na ganito ang nangyari sa kanya. Pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasaan lugar siya, kung saan siya dinala, kung ano ho ba talaga ang nangyari sa kanya. Wala ho talaga kaming alam. Yun lang ho, sir, ang lagi naming hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Noong pong
mga unang araw na nawawala ang inyong anak at kayo po'y lumapit sa PNP, ano naman po yung naging sitwasyon? Paano naman po tinanggap ng PNP yung inyong reklamo? Nung kinabukasan po ng pagkaalis niya, noong gabi po, nagpasama po kami na hanapin namin doon sa lugar na sinabi ni Kat ng aking anak na nandoon siya, na doon yung punta niya. Sinamahan naman po agad kami nila kung saan po pwede namin siyang hanapin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po yung paghahanap, wala ho talaga. Hindi ho talaga namin, hindi ho namin makita at wala ho kaming malaman tungkol sa pagkawala niya. Nay, kailan niyo po nalaman na yung anak niyo pala ay girlfriend ni Major De Castro? Noong gabi po ng 13, October 13, nung pumunta po kami sa police station sa amin sa Tuwi, may nag-message po kay Ching sa anak kong panganay na kaibigan po ni Kat. Noon po namin nalaman na siya ay may boyfriend na yung sinasabi pong yan. At nung malaman niyo po na boyfriend nga niya itong si Major De Castro, sinabi niyo po sa PNP? Hindi po agad-agad, sir. Dahil siyempre, alam po, nalaman po namin na yan siya, pulis siya. Para pong nung panahong yun eh, hindi namin maintindihan kung saan namin agad ibubukas yung aming reklamo. Pero bago po namin sinabi sa PNP, sir, nag-file po kami ng complaint sa NBI Batangas, sir. Bakit po sa NBI Batangas? Dahil inisip po namin na baka mas mapapadali o mas makakatulong, dahil ang isip nga po namin, kabaro siya ng mga pulis. Marami yung sasabihin ko na po yung naririnig ko sa iba na kabaro yan, baka may ganito ganyan. Pero sinabi ko naman po noon sa kanila na may tiwala ho ako sa kanila dahil kailangan namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak. Nung masabi niyo po sa PNP after sa NBI, apo, nasabi niyo rin po sa PNP na karelasyon niya ng anak ko yung si Major De Castro. Kailan po yun? Mga October pa rin po, sir, yun. Hindi October. Pa po nalampas ang buwan ng October dahil simula naman po noong araw na hindi na namin siya makontak, dire-diretso na po ang paghahanap namin. Kaya po, nung masabi niyo po sa PNP na yung si Major De Castro, ang boyfriend ng anak ko, that was in October po, sometime. Apo. Mm-hmm. Nung masabi niyo po sa PNP, ano pong ginawa ng PNP? Gumawa din naman po sila ng aksyon na hanapin. Si Major? Magkaroon ho ng hiningan ho nila kami ng mga salaysay kung paano masasabi na si De Castro ang kasama, ang boyfriend. Ayun ho, para ho doon na ho nagsimula yung aming pagbibigay ng salaysay sa kanila na ipinaliwanag namin sa kanila na noong umalis po si Kat, ay si De Castro po ang kikitain niya. Ah, nasabi po sa inyo? Sinabi po sa amin nung kaibigan niya, sir. Sinabi okay. So, yan po ba ay nasabi niyo sa NBI din? Apo. Okay, curious lang po ako. Ano po yung nangyari sa investigation ng NBI? Good morning po, sir. Ma'am. Bali, nag-file din po kami ng kaso sa NBI at nag-conduct din po sila ng investigation na pwede naman po nilang ma-open na rin po kung ano po yung nakala po nilang mga evidence. At noong nakaraan pong January 29, 2024, kasama po namin sila sa hearing po sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant po para po sa Globe Telecom, para po doon po sa disclosure po ng computer data. Okay. So, ano na po naging resulta nung search warrant na hiningi sa 14? Bali, meron na pong search warrant, hindi pa lang po nagbibigay pa po ang Globe. Ayaw pa po nila magbigay. Gaano katagal na po ito since kayo po ay lumapit sa NBI at NBI kumuha ng search warrant sa Globe para doon sa pagkalap ng ebidensya tulad ng sa cellphone and all? Bali, ilang buwan na rin po ang nakakaraan. Months na rin po ang nakakaraan. Mr. Chair, pwede ba natin patawag itong Globe? Kasi ito yung problema din sa Globe, Mr. Chair. Eh. Napakabagal nila. Yes, next hearing, Your Honor. Comsec, take note. Globe ang pinuntahan nyo.
Ching, Miss Ching Camilon? Bali, nagkuha po kami, nag-hearing po kami sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant sa Globe. Nag-issue yung Globe? Nag-issue na po ng search warrant, hindi pa lang po, ayaw pa lang po magbigay ng Globe para po makadagdag po sa ebidensya. Yung Mr. Chair, itong Globe, meron ng search warrant yung korte para doon sa telepono ni Major. Ayaw pa rin ng Globe mag-comply. Well, kung basihan natin yung previous case no, na investigahan natin dito sa committee, yung killing doon sa Vice Mayor ng Cagayan, suspect natin yung Mayor mismo. Matanda. Nag-file tayo. Ang PRO to, yung crime lab doon, nag-file ng warrant sa korte, warrant to disclose computer data. Ngayon, pumunta yung Globe dito kasama sa hearing natin. Ang sabi ng Globe, ang computer data na ma-release nila, yung hanggang limitado lang daw doon sa yung cold data records. Kung anong number tinawagan or tinix. Pero yung content mismo ng text messages, wala daw silang stories noon. Hindi nila may release the real stories. Pero hindi ko naniniwala, ha? Maybe pwede natin patawag din yung DICT, Mr. Chair. Yes, pwede. Ang DICT. DICT, yeah. Yeah. Busek, DICT plus Information Globe. Technology. Ha? So, Ma'am Ching Ching, so meron ng court order sa Globe para payagan na hingi yung mga data sa cellphone ni Major. Walang ginawang action ang Globe? Wala pa po, sir. Ni isa? Wala pa po. Nakita niyo katigasan ng ulo nitong Globe, Mr. Chair? Yes, so far, nagsabi sa iyo ang NBI na wala talaga binigay ang Globe? Wala po. Wala pong, nagsabi po sila na... Naserve din nila yung warrant sa Globe? Bali, naserve... Wala pa po silang sinasabi na naserve na, pero meron na pong search warrant. Sir Turtle po, Kumsek, yung NBI na naghawak ng kaso nila, imbitahan natin ni Siring yung NBI para malaman yung, natin. Yung Globe, Mr. Chair, sana, at saka DICT. DICT. Para magkaalaman, yes. Kasi yung sinasabi nung last hearing, I remember that, na hanggang doon lang sila sa tawag, back and forth. Well, yeah. But they cannot receive text messages. Explicitly, that's bullshit. Yeah. We know for a fact na kaya yun, in fact, sa ibang bansa, tulad sa US, sa Europe, na narrative po yung mga text messages. They have files pertaining to that. Yeah. Talagang ayaw lang po talaga nitong Globe. Ang sa kanila kasi, they would like to protect. Okay lang yun, protect their subscribers, data privacy law. Pero kung galing na po sa court yung dokumento, dapat respetuhin na, mawawala yung data privacy law because that's a court order. Yes, at saka sinabi naman ng Data Privacy Commission na pwede yan, pwede release ng Globe kung lahat ng data na may hawak nila, kasama na yung content ng mga messages, pwede na release. Sabi ng Data Privacy Commission. Especially pag may court order. Pag may court order, oh. Ito pala, may court order na hindi pa rin po uma-action yung Globe. Well, patawag natin yung Globe. Yes, sir. Next hearing. Thank you. So, nagkakaroon ng parallel investigation, NBI at saka PNP. Apo. Para sa inyo, sino po mas mabilis sa pag-imbestiga? Bali, para po sa akin, mas na pumapanig po ako sa NBI dahil ako po mismo yung nakakakita kung ano po nangyari nung araw po na yun. Ano pong pinakakaiba doon sa investigation na ginagawa ng PNP versus sa NBI, ma'am? Bali, yun pong sa PNP, wala po akong nakikita na mga witness na sinasabi po na nila na nakakita po ng katawan po ng kapatid ko na nililipat. Kahit po yung hindi ko naman po sila ibinababa kasi tao po dito. Kahit po doon sa pagkuha po ng DNA sample, wala man lang po kaming nakita na ito po yung picture ng dugo or yung hair strand po na sinasabi. Wala po kaming nakitang ganun. Pero yung sa NBI po, alam ko po na yun pong mga tao na involved po dito, sila po talaga. Okay, so in other words, mas thorough, mas mabusis yung NBI pag imbestiga kaysa sa PNP. Mas satisfied kayo. Apo. Mr. Chair, marami na po kong kaso.
kanina sa opening statement ko, sinabi ko naman hindi naman lahat sa PNP loko-loko. Napakarami pa rin po mababait sa inyo sa PNP, and I salute them because I have so many good friends in the PNP. In fact, may mga relatives pa ako sa PNP. However, yung bang may bulok na itlog doon, yung kabulukan ng itlog na yan, nahawaan po yung mga malilinis sa PNP. I have so many instances. In fact, meron pa pong kernel na involved sa crime. Pag pulis kasi ang involved, nagiging baby-baby ng investigation. Yun po napapansin ko sa Napolcom, siguro, this is, you would agree with me. Pag PNP po, kapwa PNP ang involved sa crime or suspect sa isang krimen, ang tagal ng proseso. And I experienced that so many times, Mr. Chair. Sobrang lenient sila investigahan yung kabaro nila. Pero kung yan ay hindi nila kabaro, kung yan ay tricycle driver, jeepney driver, aba, nakakulong na. May kasama pang kulata. Pero pag pulis, naku, sobrang baby. Inaamo-amo pa. Lahat ng karapatan ibibigay. Of course, give him his rights. Pero naman, do your best to do your job. Just like what Ma'am Ching Ching said. Sa NBI, very thorough investigation. Pero sa inyo, binibaby-baby nyo. Kaya nga, I suggest, dito sa ano, sa Napolcom, as you, Mr. Chair, being dating Chief PNP, pwede ba natin gawing requirement sa hiring sa lahat ng gusto maging police o pagkapasok na pagkapasok sa PNP na kolektahan ng DNA sample ang bawat recruit at ilagay sa database? Kasama na yan sa ating ginawang DNA forensic law. Kasama yan. Ngayon lahat pa lang. Oh, lahat kasama. Very so, good. Kasi lahat kung, ng polis dapat kung, mayroong database ang DNA center ng PNP. So kung yan po ay nangyari pa sana noon, sa pool na to. Sa pool na. Ngayon lang, wala pa eh. Tumatakbo. Sana yung anong parliamentary status ng batas na yun? Jo? For interpolation na. Tulungan natin ng mobilis. I will support, Mr. Chair. Yeah. Thank you, Your Honor. Okay, in fact, co-author daw pala ako dyan, Mr. Chair. Co-author ako dyan. Yes. Tulungan kita sa interpolation. Yes, thank you. Para yan po yung maging ganap na batas. Now, Ma'am Ching Ching, nagsampa na ng kaso ang NBI at nagsampa ng kaso ang PNP? Opo. PNP, may sarili kayong kaso isinampa. Yes sir, the kidnapping and serious illegal detention against De Castro. Ang NBI po ata sir, hindi pa po nagpa-file ng kaso at hinihintayan pa nga po ang ano noong Globe, yung pagbibigay nila ng ano bang tawag dito? Ng action po para mas mapaigi pa po yung investigasyon nila sa ngalan po ng ano, okay, ng data. Sa PNP, ano na po yung status ng case na ipinaral niyo po na serious illegal detention? Sir, we're still waiting for the resolution, sir. Kasi the case was elevated to the regional level of the regional state prosecutor after the inhibition of the Batangas prosecutor's officer. Pina-inhibit niyo po yung prosecutor? And what was the reason again, sir, why you requested for inhibition of the prosecutor? Because the counsel of Mr. Magpantay is a former fiscal and retired judge of Batangas province, sir. She frequented the office of the prosecutor's office. So, with consultation with the Camilon family, we decided to file for Batangas prosecutor's office to inhibit and have the case elevated to the regional level of the DOJ, regional state prosecution, sir. And I would abide to what I've been saying, give credit where credit is due. And you did a good job on that aspect. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Colonel. Magandang ginawa niyo. Good move. Senator Tulpong, kung i-elevate niyo sa regional level, saan ang magagaling ang prosecutor? Regional state prosecutor? Yes, sir. The case is still under PI, sir. Baka mamaya, mga taga Batangas pa rin yung nasa regional level, ha? Tingnan nyo. Baka mas maganda, elevate na sa national prosecution office talaga.
Hindi naman sir, I don't think the RSP sir will put the reputation of the office at stake sir with this case sir. Sigurado okay, na kayo doon ha? Yes sir, yes sir. Kasi ang Batangas part pa rin ng Region 4A, di ba? Yes sir. Sige, well. Ang ibig sabihin kasi Colonel ni Mr. Chair, sana sa Manila na lang para talagang malayong malayo. Kasi kung Batangas, probinsya pa rin yan, baka meron pa rin siyang influence within that area. Although sinabi ko na sa iyo, I commend you for that, doing that. Dahil at least na ipalayo ng konti. Kasi sabi niyo, he frequents yung council niya, he frequents that, yung korte na yan. So inilayo niya lang ng konti. Pero may point nga naman si Mr. Chair, Senator De La Rosa. Sana nag-inhibit na rin kayo at nag-request ng transfer of venue. Sana dun sa malayong malayo na kung saan totally zero influence na siya. Yung point ni, ano pong sagot ni doon ulit? We will consider that, sir, na with consultation from the Camilon family. We don't do action without their nod, sir. Since nandito na lang sila, di consult na natin. Ma'am, nakikinig kayo kanina pa, Ma'am Rosario. Sinabi nila, nilipat nila sa ibang venues, pero Batangas pa rin yung mag-handle ng case. This is a region pa rin, level, which is Batangas province pa rin. Ngayon, ang suggestion ni Senator Bato de la Rosa, i-transfer sa malayong-malayong lugar, labas na Batangas, tulad ng buwan na Manila, Cavite, o Quezon City. Ano po sa inyong palagay? Kasi raw, kailangan konsultahin daw kayo. Sa amin po naman, sir, dahil kami naman po, talagang nagtitiwala sa kanila. Kung ano po yung alam din nila na mas makakabuti at makakatulong po sa pag-resolve ng kaso, doon po kami, sir. Kung mamarapatin po nila na dalahin doon sa mas malayo para makalayo talaga sa kanila, willing naman po kami. So, in other words, Ma'am Rosario, okay kayo doon sa suggestion ni Senator Bato na ilabas sa Batangas yung kaso with your permission daw, sabi ni Colonel Malinaw, papayag naman daw sila. Ano pong inyong palagay? Okay lang po, sir. Okay lang po sa amin kung ano po yung mas makakahigit pa na ganda o mas makakatulong para po magkaroon talaga ng linaw. Mas makakatulong nga po, tulad po sinabi ni Senator Bato, pag yan po inilipat sa malayong-malayong lugar, wala sa Batangas, mas malakas ang laban po natin. Kasi wala na siyang influence. Totally yung council. Kasi yung council, sabihin na natin, anong lugar po ito sa Batangas? Yung kaso? Pinagmulan? Batangas Provincial Prosecutor's Officer. Saan po banda? Batangas City, sir. Tapos, transfer sa province. San Pablo, sir. That is based, ang DOJ Regional State Prosecution, sir, is based in San Pablo City, sir. Kaya in Laguna. Batangas Laguna, sir. Laguna. Ah, Laguna na. Yes, sir. Okay. So, sabi mo kasi, Batangas Provincial, so Laguna na. Yes, sir. Komportable na po kayo, Ma'am, Laguna? Okay, okay naman po na kung yun po, baka naman po hindi na yun mapapasok nung ika ngayon ng galing sa Batangas na nakaka-impluensya, sa amin nga ho, kahit saan, basta saan ho yung mas higit na makakatulong, sir. Doon ho kami. Kahit ho saan kami dalahin, kung saan ho kami, kung alin ho yung mas makakaroon ng tunay na kalinawan, doon ho kami, sir. Okay. Wala hong problema sa amin. Anyway, Your Honor, Senator Dolpo, komportable naman daw yung sa ADG sa Regional State Prosecutor na Region 4A. So okay na kayo kung komportable yes, na kayo doon? Yes, sir. Yes, sir. So, para mas mabilis. Okay. And then, Mr. Chair, may I request na ipatawag natin si Major De Castro? Yes. Ipasampina natin? Kumsek, issue sampina. So, that's a motion, ha? So, I rule the motion in favor of Sir Dr. Po that we have to issue sampina to subjects Senate Major De Castro and Magpantay. Dalawa lang sila, no? Nanapailan? Saan kasi Magpantay? Issue sampina. Tumulong rin kayo mag-serve ng sampina, ha? Si DJ, hanapin nyo. I-serve ng sampina sa kanila. Ibigay nyo. Thank you. Next hearing. Para nandito sila. Okay. Meron po ba tayong taga-LTO rito? Okay. Magandang araw po.
Yung pong red Honda CRV na pinaglipatan ng supposed to be katawan ng victim, ano po yung status noon sa LTO registration? Kanino po naka-register yun? Magandang araw po, Chair, at saka po, Senator. Yung dun po sa CRV, yung ngayon po, kung okay lang po, ipacheck ko lang po kung ano po yung status po. Pero basta po yung plate number, meron po sa amin, makukuha naman po sa system, sir. Ipa-double check ko lang po dahil... And you know the reason why we ask you to be here and you don't have that very basic, simple information, madam? Sir, apologies po for that po. Because meron po kaming certain unit po in charge po for that. Pero makukuha ko po ngayon po, sir. Pero ma'am, apo, alam mo naman na ito yung pinag-uusapan natin. Yes, sir. Apo. Sana before you came here, you have that basic information. Kanino naka-register yan? Anong status niya ngayon sa LTO? Kasi Mr. Chair, itong Honda CRV, yung plate number nito, correct me if I'm wrong, naka-register pa rin doon sa old owner. Hindi po sa bago na owner. Kasi nung i-trace ng PNP, am I right, PNP? Nung matrack daw nyo yung plate number ng CRV, pinuntahan nyo po kung sino na kanino naka-register yan. Ang sinabi nung tao na matagal na kuna yung binenta, tama yes, po sir. Ba? Yes sir, 2003, I'm not mistaken. 2003. Sir. Dito ngayon pumalpak ang LTO. Every year from 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 2023, nag-register itong new owner. Don't tell me, hindi nyo hiningian ng proper documentation yung nag-register, deed of sale, o kung yun ay inabenta. Kasi, Mr. Chair, this is a regular occurrence na habulin ng PNP yung plate number, pupunta na dun sa lugar. In fact, magiging ako sa wanted sa radio na taxi na naiwan yung kanyang gamit o gumawa ng kabalastugan, nakuha yung plate number, habulin sa PNP, sabihin ng PNP, sabihin ng may-ari, nung nakaregister sa LTO, binenta ko na yan eh. 8 years ago, 5 years ago, hindi na akin yan. So, ibig sabihin, hindi updated ang record ng LTO. LTO, you answer. Okay pa. Sir, under our ano po kasi regulation, meron po sa operations namin, may unit po kami na nagre-register po doon. So, ine-evaluate po, basta po yung may mga documents lang po silang titignan. So, ngayon po sir, i-check ko lang po yung sa mismong CRV po. Yung sa plate number po niya kasi dito, yung sa Juke pa po. Ipa-check ko lang po ngayon, sir. Apologies pa ako. Sige, kung meron, pabilisan natin. Anyway, computerized naman lahat yan eh. Padala ka agad ngayon. And then, Mr. Chair, ito gusto kong mangyari kayo dyan sa LTO. Every time na mag-register ang isang taong may-ari ng sasakyan, you have to ask for identification. Kasi dyan sa LTO, kahit na sinong tao may hawak na registration form, maski na sino pa siya, basta't may pambayad lang, pinoprocess nyo agad. Dapat, hindi nyo pinoprocess, hinahanapan nyo ng ID para to make sure siya yung nag-register ng kanyang sasakyan. Tama? Hindi yung kahit na yung picture pinapayagan nyo. Dito kasi pumapasok yung picture, Mr. Chair. Dapat, yung mismo may sasakyan, siya mag-register at meron siyang daladalang ID to prove na siya nga yung may-ari pa rin. In this case, dito sa kaso na pinag-usapan natin ngayon, kung ginawa nyo lang sana ng ganong klaseng proseso, updated sana. With your respect, Senator Tulpo, NP, yung sinabi nung may-ari nung sasakyan na matagal ko nang bininta yan many years ago, hindi kayo humingi ng proof na bininta talaga niya kung deed of sale, kanino niya bininta? Kung may deed of sale, mapalob. Sa kanya pa rin pala yung sakyan na yan, denial lang siya. Sir, after establishing the last registered owner of the red CRV, and we have identified the last registered owner na taga Las Piñas, pinuntahan po natin ang investigador, and I will correct my previous statement, sir, nabenta niya po ito after posting sa Facebook last 2013, and he gave his voluntary statement na hindi niya lang mapakita yung
deed of sale, open deed of sale na nang maibenta niya ang CRB. And at the same time, sir, dugtungan ko na rin, he volunteered himself to be examined by our chemist, sir, for the extraction of DNA. Kasi meron ngang, as we have mentioned, sir, meron 3 male strands, hair strands na nung lalaki nakuha doon. And it turned out negative during the conduct examination by the forensic. So very cooperative po siya? Yes, sir. Very cooperative. Yes, sir. Ito nga, Mr. Chair, hindi lang sa kasong ito. Maraming beses na, Mr. Chair, na yung sasakyan, years and years ago pa na ibenta, but may bago na may-ari, pagdating sa investigation ng PNP, malaman-laman na yan nga matagal na ibenta at hindi na matukoy kung sino yung present owner. Ito ang sinasabi ko sa LTO. Dapat LTO attorney Usita, make it a requirement from now on, right this very moment, even while we speak, kung nakikinig mataga LTO, lahat na mag-register ng mga sasakyan, kailangan sila mismo ang pumunta doon, yung mismo may-ari, at dala-dala yung ID nila to make sure na sila ngayon. Kasi ganun naman nangyari sa ibang bansa eh. You cannot ask anybody to register your car for you. You have to do it yourself. Halimbawa sa DMV sa California, you have to go there by yourself. Pipila ka, papakita ka ng ID na ikaw talaga may-ari noon. Dito kasi, kahit na siguro si Muning pusa, kagat-kagat yung registration form, papayagan niya basta't may pambayad. Ginagawang katatawanan, pero ganun lang nangyari yung sistema. Can we stop that? Na practice na kahit na sino pwede mag-register? Kasi ito, 2013 pa. Oh, from updated ba yung kanyang registration? Expired? Let me check first, sir. Sir, it was last registered 2015, Your Honor. Expired. Sa Batangas LTO po. Oh, so dapat noong 2014, di-renew yun. O dapat, nandun na yung bagong owner. Diba? So at least merong 1 year na dapat nagpresenta yung bagong owner. So ang point ko rito, from now on LTO, make it a point, lahat na mag-register ng mga sasakyan, it has to be the owner. Huwag na yung mga fixer. Kasi sa ngayon, Mr. Chair, pwede ka mag-utos eh. Fixer, halika rito, ito, 3,000, i-register mo itong sasakyan ko. Nang sa gayon, maiwasan natin ganito klase mga sitwasyon. Is that right? Tapos yes, siyempre, yung owner, magpapakita ng mga identification to prove na, yes, I'm that owner of the car. Diba? At ito ibinenta sa akin, pakita ng deed of sale, etc. At meron tayo rin ganun klase mga, sa customs, patay kayo. Yung Bugatti, Mr. Chair, sabit ang LTO rito. Pero that's a different case. Diba? For now, Mr. Chair, yun lang muna siguro. And if you don't mind, with your indulgence, maybe we can proceed to the next case. Yes, we're going to proceed. But before that, hindi niyo kaya na-inquest yung one, yung si yung suspect? Regular filing lang ginawa niyo? Regular filing na, sir. Ilang days pala nag-transpire na bago... More than a month, sir. October. More than a month na? We filed the case on November 13, nawala siya, sir, October 12. So, regular filing na? Yes, sir. Okay, so for now, we are going to suspend the hearing about this case pending the appearance of the two main suspects in the next hearing. And meron tayong may sinabi kayo dito. On November 13, Police Major Alan De Castro along with his driver and bodyguard Jeffrey Ariola Magpantay and two unidentified men were charged with kidnapping and illegal detention at Batangas Provincial Prosecutor's Office. So meron to. May dadalawa pa pala? Yes, sir. Yes, sir. Aside from the De Castro and Magpantay, meron pong dalawang dalawa. Identified. Yes, sir. Jando? Yes, sir. O, kasi sabi mo kayo na tatlo lang sila eh. So, apat pala sila lahat. Corrected, sir. Okay. Thank you. So, from here, we'd like to thank you, Ma'am Rosario Camilon, Ching Ching Camilon, and salamat. Father Elmer Camilon. Next hearing, imbitahan pa rin namin kayo, ha? Apo, sir. Pag ma-imbitahan, masampina namin yung apo. Mga suspect. Apo, sir. Ha? Salamat po. Thank you.
Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.